Yun mga lords, pakulo muna tayo ng tubig sa kaldero. Pagkatapos noon, hiwain muna natin to habang naghihintay kumulo ang tubig. Natin ang sibuyas. Siyempre, kuha na natin ng maganda yung nahiwa natin. Sunod natin ang century tuna. Drain lang natin gamit ang takip. Lagyan natin sa mangkok yung na-drain natin na tuna. At bumalik na tayo sa ating pinapakulo ang tubig. Yan, kumukulo na. Lagyan natin ng mantika. At asin, konti lang. Lagyan na natin itong pasta natin. Pwede na. Eventually. Yun, lubog na lahat. Mga lods. Years later. Yun, luto na ang ating pasta. Pwede na to. I-drain lang natin to. Yan, na-drain na namin. Hindi ko na nakuha nun eh. Good mga lord. Painitin na natin yung kawali natin. Pag mainit na, lagyan na natin ng mantika. Pag mainit na yung mantika, pwede na lagay yung bawang na inismash natin kanina. Haluin lang natin mga lods. Tapos sulod na natin yung sibuyas na hiniwa natin kanina. Haluin lang natin ulit mga lods. Sunod na natin ang tunang din rin natin kanina. Ayan. Siyempre, haluin lang ulit. Lagyan natin ng paminta powder. Sunod, lagyan natin ng garlic powder. Tansyahin nyo lang yung lagay mga lods. Sunod na natin yung pesto. Yung mga lods, may mabibili kayo niyan sa Walter Mart. Kailang namin binili yan. Yan, tandaan nyo lang mabuti yan. Filippo Berio.
Sunod na natin yung oil kanina ng tuna. Buhos na natin. Magbibigay lasa din to. Halo-halo lang ulit. Bigyan natin ng iodized salt para magkaalat ng bagya. Tapos haluin nyo lang mga lods. Tapos pwede na yan. Lagyan natin ng pasta yung pinggan. Tapos lagyan na natin ito, sauce. Kakagutom to mga lodi, kakagutom. Shoutout pala sa pamangking ko, kay Paula, ganun magluto, the best. Pala kakalimutan to mga lodi, parmesan cheese, pampasarap lalo to sa pesto natin. Yan mga lods, nalagyan na namin ng parmesan cheese, mas marami mas masarap. Kainan na!